Ayun. Magandang gabi, Mr. Bong. Kong Bong. Ay, Mr. Dominic. Ito ang aking kaibigan, ayun. Mr. Dominic Roque. Good evening sa iyo. Kung sino-sino ngayong mga politiko ang inuugnay kay Dominic Roque, ito ay matapos ang pasabog ni Christy Permin na may sugar daddy di umanong politiko si Dom na siyang nagmamay-ari ng mamahaling kondong tinitirahan ng aktor. Pinaimbestigahan daw ito ng pamilya ni Bea Alonzo at naging sanhi ng hiwalayan ng dalawa. Mariin naman itong itinanggi ng couple sa kanilang official statement na inilabas kahapon. Sinabi nilang walang katotohanan ang mga malisyosong kumakalat na balita. Samantala, ilan sa mga pangalan na nalilink kay Dominic ay sila Mayor Haluslos, Congressman Joey Salceda at Bong Suntay. Tinawanan lang ito ni Mayor Bullet, anya sa kanyang Instagram stories, may pa-condo program pala si Mayor, di naman ako aware. O yung mga boyfriend dyan pwede nyo na ipasama sa akin mga girlfriend nyo, hahaha. Samantala, si Congressman Bong Suntay ay malapit na kaibigan ni Dominic, si Dom ang model ng clean fuel na pagmamayari ni Congressman. Nasabi nga ni Ogie Diaz na may sariling pera naman si Dominic at may mga ilang product endorsements itong pinagkukuna ng savings, gaya ng Copico, Lemon Dew, Coca-Cola, Clean Fuel at iba pa. Mayroon din daw sariling production house si Dominic na kinukomisyon ng ilang kumpanya para gumawa ng audio-visual presentation online, ang Black Peak Media Productions. Samantala, muling kumakalat ngayon sa social media ang live video ni Dominic kasama si Congressman Suntay na pilit pa ring binibigyan ng mali siya ng iba. Pero ang totoo ay magkaibigan lang ang dalawa. Ayun! Magandang gabi, Mr. Bong. Kong Bong. Ay, Mr. Dominic! Ito ang aking kaibigan, ayan. Mr. Dominic Roque. Good evening sa iyo. Dom! Magandang gabi. Alam mo, yes. Excited na yung mga kadistrito ko dahil habang nag-house to house ako kanina sa Barangay Cruz na Ligas, eh, sabi nila, pinauwi ako, sabi nila sa akin, Kong Bong, magbablog ka pa mamayang 8:30 ng gabi kasama si Mr. Dominic Roque. Kailangan umuwi ka na, sabi nila sa akin. Well, kamusta, Tom, thank you very much. At pinaunlakan mo ko. Alam kong meron ka pang dinner meeting ngayon. Alam nyo, sabi ni ni Dominic sa akin, nako, hindi raw niya alam, ngayon pala yung aming kamustahan kasama kayo. At sabi niya, meron raw siyang meeting pero andito siya. Dom, magkaita muna sa mga distrito ko. Ayun. Magandang gabi sa mga nanonood sa atin dito sa live sa page ni Kong Bong ng Distrito 4. Ayun. So magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat at nanonood kayo. Now, siguro, Dom, simulan muna natin. Paano ka ba nagsimula muna sa showbiz? Ah, nagsimula ako ng showbiz 2012 nung una kong na Ariana na palabas. So actually nagsimula akong pumasok sa commercial nung 2016. Tapos noon, nagte-try ako sa mga mga pinupuntahan mo para audition, ayun. Para mga ghosty ba 'yon? Ghosty 'yan, yung audition sa ABS, yung mga show doon. Pero hindi ako pinapalad na makasama sa mga shows. So, ka-close ko nun si Tajuday, Judy Ann Santos. Magkasama kami palagi, and then sabi niya sa akin, Nak, hindi natin gagamitin ang ating connection para makapasok ka ng showbiz. Kundi, tutulungan itang mag-workshop para masanay kang umarte. And then, ayun, pinag-i-enroll niya ako sa mga workshops sa ABS or outside ABS. And then, nung 2012, ang tagal din nung pag-audition ko. So, nung 2012, hindi naman ako nag-audition. Nakita lang ako sa isang meeting ni Tajuday, sinumahan ko siya. And then, kasama niya yung mga boss ng taga-ABS. That time, naghahanap sila ng isang leading man dun sa isang show nila, na Ariana. And then, the next day, pinapunta ako sa audition. Kunwari, Thursday yung meeting ni Tajuday. Friday, pinag-audition ako. Tapos, nung Monday, pinag-taping na ako. So, ganun kabilis yung nangyari ng, kumbaga, hindi may aksidente, siguro destiny na makasama ako dun sa show. And then, dun na nagsimula. 2012 hanggang 2017, lumalabas ako sa TV. And then, medyo nag-lilo na ako ngayon sa TV kasi nga, nagpo-focus ako dun sa startup company ko.
Tignan mo na, paano muna kayo naging close ni Juday? Ah, si Tita Juday kasi, best friend siya ng tita ko, na si Beth Tamayo. So, ayun. Naalala ko si Tita Beth mo pa. Dahil naalala ko, nung nasa San Francisco tayo, na-meet natin si... Yes, pinuntahan natin siya. Crush na crush ko yun nung bata ako. Naglalaro ng ano yun eh. Nakikita ko siya naglalaro ng badminton. Kasama, Mr. Bong. Ang damin eh. Hindi pa tayo magkakilala noon, pero lagi niya akong kasama sa sentro. Naglalaro din ako ng badminton dun sa sentro. Okay. So nasabi mo, nasama ka dun sa Ariane. Ano naman yung role mo dun sa Ariane? Leading man nung leading lady doon, parang second leading man. And then nagtuloy-tuloy, naging hit yung teleserye, tumagal din ng mahigit isang taon. Tapos nagsunod-sunod na yung ginagawa akong teleserye, tumatalon-talon na sa ibang shows. So ayun. Pero ngayon nga kasi parang nagpo-focus ako ngayon sa ginawa akong negosyo na digital marketing, social media management. So, doon ako naka-focus ngayon for long term. Pero hindi mo ba nami-miss yung acting? Dahil, siyempre, matagal mo na ginagawa yan. At siyempre, yung pag-model, hindi mo ba nami-miss yung mga bagay na yun? Ako naman, nami-miss ko rin naman siguro yung pag-acting. Pero, yung focus ko ngayon is yung... yung trabaho ko pa rin. Nasa social media. So, pagiging influencer also, endorser. Pero yung pag-acting, hindi ko naman kinuklose yung doors ko sa pag-arte. Pero siguro, iyaano ko muna yung pag-establish ko na ng maganda yung negosyong ginagawa ko yan for long term nga. Pwede na ako tumanggap siguro ng mga pang-TV ulit. Pero sa ngayon, hindi muna. Hindi muna ako a-arte siguro. Arte ko na lang yung mga nasa Instagram. Pero ano, well, that's very commendable, ah. Dahil importante rin eh. Bangabat na alam ko na you have started your career sa acting, napaka-importante rin eh. Yung you also have fallback eh. Yun nga yung hanap buhay, yung negosyo. Di ba? Napaka-importante para sa isang tao. Dahil, siyempre, gusto mo as you grow old, meron kang ano eh, meron kang laging... yung sinasabi nilang hindi mo nilalagay lahat ng itlog sa isang basket. Kailangan meron kang iba't ibang bagay na pinagkukunan. Yes, oo. Siguro, Mr. Bong, sa tagal na rin natin magkaibigan, siguro 9 years na tayong magkaibigan, marami na rin akong napulot sa'yo eh. Kasi napulot na mga ideas, na mga aral, lalo na sa negosyo, sa pamilya, sa relasyon. Kasi di ba, tuwing mag-iibang bansa tayo o nandito tayo sa Manila, mag-ride tayo ng motor, pinagtatanungan kita, naalala mo, kunwari sa relationship, tatanungan kita na may ganito ba tayo? Paano ba pag ganito yung nangyayari sa partner mo? Ano ba yung mga dapat gawin? So, natututo rin ako, katulad din sa negosyo, marami rin akong natutunan sa'yo, lalo na nakita ko naman na successful yung mga business na sinimulan mo. Hanggang ngayon naman, talaga naman yung clean fuel natin, umaangat, di ba? At nakita ko rin na marami kang natutulungan. Hindi yung pang sarili yung tawag dito, inatupag mo, kundi may malasakit ka rin sa ibang tao, siyempre. Hindi, kasi alam mo, very important yan eh. Kagaya ko, nung bata ako, talagang nahilig ako sa public service. Sabi ko, pagkatanda ko, gusto ko pumasok sa public service. Pero ayokong pumasok lang na basta-basta papasok. Hindi porkit magkasing pogi tayo, yun lang ang magiging puhunan. So sabi ko, hindi, kailangan handa ako, papasok ako. Gusto ko, doon ako sa legislation. So sabi ko, mag-aaral ako, mag-abogado ako. And then, nung naging abogado ako, sabi ko, hindi sapat pala eh, na hindi pwedeng maging hanap buhay yung public service. So hindi pwedeng hanap buhay yung elective position mo. Kailangan, meron ka rin pagkukunan ng ibang... gagamitin mo pang gastos. So, hindi pwedeng, yung politika eh. So, some time na I also started yung business, taking care of it, and pinalaki ko yan para, sabi ko, pwede mong pagsabayin na yung gagamitin ko para buhayin yung pamilya ko, siyempre galing sa hanap buhay, and then yung
yung ano naman, yung funds ng opisina ko, then lahat yan, ibubuhos mo pagtulong sa tao, pagpaganda ng distrito mo. And I'm very happy you're doing the same thing. Oh, tama na, nag-hi si Kagawad Eugene Macandong. Nanonood siya, si Kagawad Eugene, tingin parang kay San Isidro yan, alam mo, birthday niya ngayon eh. Happy birthday, Kagawad. Happy birthday. Happy birthday, Kagawad. Ayun. Ngayon, ang pangalawang dapat natin pag-usapan. Dok, malapit na ang Feb 14. Siyempre, Feb 14, Valentine's Day. Yan. Meron ka bang plinano para itong Valentine's Day ito? Actually, mag-out of town kami ni Bea itong parating na weekend. At kailangan namin siguro ngayon ng alone time together. So, ngayon lang ulit kami makakapag out of town. Long time na naman. Naalala ko, parang dalawang buwan yata kayo sa Amerika. Hindi pa ba? Hindi, hindi na. Hindi. Yung doon naman sa, ano, sa America last year, ayun, magkasama kami ng 26 days o 28 days. Siyempre, ang sarap ng feeling na magkasama kami at mas nakilala namin yung isa't isa that time. Tapos, na-meet din ni Bea, yung tita ko, na si Beth, kasi pinuntahan namin siya sa San Francisco. And then, na-meet niya rin yung mga ibang friends ko. So, this time, pag nag-out of town kami, kaming dalawa lang talaga. So, ayun. So, saan naman ang planong out of town nyo? Sa Pilipinas lang ba yan? O Pilipinas lang. Sa Pilipinas lang din. Oo, magbe-beach lang kami somewhere. Pareho ba kayo ni Bea? Beach person ba kayo o mountain person? Actually, talagang mahilig kami magpunta sa beach. And then ako, hilig ko din talaga yung nature. Ayun nga eh. Actually, kinukumpuno ko yung pickup truck ko ngayon ng gagawin kong pang-camping para makapunta sa mga campsite sa dito sa Pilipinas lang din. Iikot-ikot kami para nature tripping, kumbaga. Now, paano kayo nagkakilala ni Bea? Nagkakilala kami ni Bea nung 2016. Nung time na yon, kaibigan ko si Vice Ganda. Tapos, sabi ko kay Vice, ay ko, pakilala mo naman ako kay Bea kasi crush na crush ko yan nung 2016. So sabi niya, sige nak, papakilala kita kay Bea pag nakita kami. So one time, magkikita sila nun ng gabi sa CS. Mr. Bong, alam mo yung CS, di ba? Sa ano, Katipunan. So, nagkita sila ni Bea doon. Bit-bit ako ni, ano, ni... Countryside. Ba? Mahilig din ba sa isaw si Bea? Mahilig din sa barbecue, isaw, mga ganun. So, at saka tambayan ata nila yung dati ng mga kaibigan niya. So, doon ata nag-aya si Bea. So, nung pagpunta namin doon, pinakilala ako ni Vice agad. Oh, ito nga pala si Dominic. Crush na crush ka niyan. Patay na patay yan sa'yo. So, una, ano naman sinabi ni Bea? Natawa lang siya. Tapos, inano ko si Vice. Parang, ano ka ba? Pinapahiya mo ako dito. And then yon, naging magkaibigan na kami for ilang years. 2016. So, mga 7 years na rin kami magkakilala. Pero nung 2016, meron bang boyfriend si Bea o single siya at the time? Aha. Hindi ko lang sure. Pero sa totoo lang naman, Mr. Bong, ako ang Bong, nung time na yon, hindi ko naman din iniisip na ligawan si Bea or... Gusto mo lang malaman niya na crush mo siya, ganun ba yun? Hindi ko nga gusto na malaman niya crush ko siya eh, kasi linaglag lang ako ni Vice eh. Pero nung time na yon, naging magkaibigan kami nung 2016 hanggang 2019. Kasi lagi kami magkasama eh. Ah, hindi mo lagi magkasama, pero lumalabas kami, umiinom sa labas, kasama yan din sa labay, saka yung ibang kaibigan niya. Tapos sa showbiz, tapos nagkakamustahan lang kami. Pero ang akin, talagang friends lang yung habol ko. Kasi nung time na yun, nag-iisip ako, parang imposible naman atang ligawan ko to o maging girlfriend ko to. Kasi naman parang... Hindi, eh, magandang lalaki ka naman. Magkasinggan ng lalaki tayo. Mabait ka rin kasi... naman. Parang ako. Bakit imposible? Hindi, kasi Bea yun eh. Nung time na yun, 2016, parang wala. Parang ano na siya eh. Prime artist. Masyadong mataas siya, parang oo. Kahit naman nung 2019 na magkasama kami, hindi ko rin naman akalain na, ayun. Kasi nung time din nung 2016, Mr. Bong,
may girlfriend din ako noon, long time girlfriend ko. Tapos alam din ni Bea kung ano yung pinagdadaanan namin, alam niya kung sino yung taong yun. So talagang nung magkasama kami, friends lang din talaga. Eh nag-break lang naman kami nung ex-girlfriend ko 2019. So nasaktong single siya, nasaktong single din ako. So lumalabas-labas kami that time. Ayun. Pero alam mo, sinasabi mong naaalangan ka, naligawan si Bea dahil masyado na at that time, siguro sikat na si Bea. Pero, well, ilang beses ko na rin nakasama si Bea and si Bea is very downturn. Napakabait ni Bea. Parang hindi naman Absolutely. Siya mahirap abutin dahil very ano siya eh, yung, yun nga, very downturn. Downturn, madaling kausapin. Oo. Dahil nga, so, pag dinadala ko din sa bahay nyo, nakakapag-inuman tayo, nakakahalubilo naman niya halos lahat ng mga kaibigan natin dyan. So, ayun. Kaya rin siguro kami naging okay kasi may mga kaibigan akong nakakasama siya at nakakasundo din talaga. Pero, okay, going back. Ano ang nagustuhan mo kay Bea? Ngayon siyempre, hindi lang dahil maganda siya. Yung bukod sa maganda na, ano pa ang nagustuhan mo? Dahil madami naman maganda eh. Madaming, oh yes, siguro mahal na mahal niya din yung pamilya niya. Katulad ko na, kumbaga, inaalagaan niya, iniisip niya din palagi. Kumbaga, hindi nawawala sa buhay niya or sa isip niya yung pamilya niya. Eh, ganun din ako eh. Kumbaga, ang motivation ko sa buhay ko is yung family ko na tulungan. Siyempre, yung mom and dad ko, yung dalawang kapatid, tatlong kapatid ko, yung dalawang bata pa. Tapos, ngayon, may pamangkin na rin akong baby, si Bea, ganun din. So, alam mo yung parang pagiging, ano niya, family-oriented. Isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. Saka, syempre, maalaga din siya. Kung paano mag-alaga sa kanya, ganun din sa mag-alaga sa akin. And then, nakita ko yung pagdating din niya sa trabaho. Talagang sobrang focus siya pag may ginagawa siya. Siguro kaya, kung saan yung napuntahan niya ngayon sa career niya sa showbiz, makikita mong talagang pinagpaguran niya kung nasaan man siya ngayon sa career niya. At isa pa yan, you talking about Bea. Alam ko, nakita ko yung ano, yung video nung farm niya. Yung sinasabi mong alaga siya sa pamilya. Alam ko, yung farm niya sa Zambales, talagang ginawa niya yon para sa pamilya niya, especially para sa mother niya. And talagang very well organized. At ang laki-laki na. Oo. Nakita, actually, ang tagal na niyang nabili yun, para mga 10 years ago. So, pinag-usapan nila ng mom niya. Tapos, dinevelop niya maigi nung nagkaroon ng pandemic. Kasi, nung 2020, syempre, nung time nung kaputukan nung pandemic, nag-aalala siya sa family niya. Lalo na yung kapatid niya, may bagong baby that time. So, gusto niyang kahit papano, mailayo man lang sa, kumbaga, epicenter nung pandemic sa Pilipinas. So, kung nasa Manila, linayo niya para maging safe kahit papano, na malayo sa maraming cases ng COVID. So, ginawa ni Bea nung 2020, dinevelop niya maigi yung, ano niya, yung farm niya, pinaganda niya, kasi nakita din niya yung pwedeng maging gamit nung farm niya. Kasi syempre, pag nandun ka, presko yung hangin, tapos dami nilang hayop doon, ang ganda ng mga puno. So, ayun, talagang nag-invest sila doon sa farm niya. Oh, so going back. So sa Feb 14 plano yung mag out mag of beach. Town. Yes. Oh, ilang years na ba kayo together? Actually kaka first year anniversary lang namin ni Bea officially nung July 28. Tayon, pero we were dating na for I think almost 3 years. I mean, magkasama kami. Pero naging official lang kami nung January 28 last year. January 28. So masasabi mo ba itong 1 year na ito ang isa sa pinakamasayang 1 year sa buhay mo? Oo naman. Kasi siguro kami ni Bea, pag nag-uusap kami together, nakikita naman namin yung kumbaga, nasa edad na rin kami ng buhay namin na syempre, iniisip na namin yung future together at malinaw naman ng
pag-uusap namin at talagang hindi, siguro hindi na kami naglalaro kumbaga sa relasyon namin at maayos na yung usapan namin together. O yan, nag-comment nga si Sarah Austria, sabi niya, Dom, wag mo na pakawalan si Bea. Sabi niya, sana wag mo na pakawalan si Bea. O nga, Dom, eh palagay ko naman wala namang plano si Dom na pakawalan si Bea dahil sabi wala ko nga, bukod sa maganda, mabait, eh pa, masipag at saka ano siya, may plano for the future. Talagang para sa akin yan yung ano eh, wife material. Ayan. Eh alam ko naman to si Dom. Material. Matagal na tayo nagkikwentuhan na lagi mong sinasabi sa akin na naghahanap ka rin ng ano eh, ng forever eh. Yes, so, of course. Well, sa tingin mo ba si Bea eh pwedeng pang forever? I think sa pagsasama namin ng ano, yung official naman kami isang taon na para magtatatlong taon na din siguro kaming yung magkasama na din talaga together. Siguro makikita ko namang may future talaga kami together. At makikita ko naman na masaya kami. Okay kami. Nagkaasundo naman kami. And ayun. Ayun nga eh. Nakita ko yung comment ni Marco at Jensa. Dom, kailan na ba ang kasal? Aba! Meron bang kasal in the future? Magkakaroon din yan. Siyempre, napag-usap-usapan din naman namin yun kung papaano. Pero dadating din tayo doon. Yeah. Sabi ni Fina Gono. Sabi ni Fina Gono. Swerte rin naman raw si Bea kay Dom. Totoo rin naman na swerte rin si, si Bea kay Dom kasi napakabait na tao ni parehas Dominic. Parehas kayong swerte. Parehas kayong swerte. Parehas kayong swerte sa isa't isa and looking at Bea, yung mga conversations ko with her. Ako, I feel she really deserves a good man na talagang magmamahal sa kanya, yung papahalagaan siya for what she is. Dahil, like what I said, she's a very good person at tama lang na meron siyang partner na who will be able to appreciate her for what she is. Ayan. Thank you, Mr. Bong. So, kagaya ng sinabi mo, ano yan, yung parang nakikita mo naman na may future na... Meron talaga. Bea Dom na pang forever. Ano ba yan? Meron. Eh, ano may naman future ang palagay ni Bea? Tatanungin ko. Tatawagin naiisip ba niya yun? Naiisip rin ba niya yun? Oo naman. Hindi ako sumasagot for her, pero... siguro para sa akin, hindi naman ako mag-stay sa isang relationship kung feeling ko na hindi rin naman sa seryoso sa akin. Kasi, una sa lahat, hindi man ako naghahanap ng parang laro-laro lang na relationship dahil nga, kumbaga, matanda na rin ako. So, sayang yung oras, di ba? So, I think na nasa isang ano naman kami, linya together. So, malinaw ang future. Ito to yan. Ako, alam mo, talagang darating ka sa certain age na ang gusto mo na yung hinahanap mo na yung someone na ano eh, na you will grow old with, yung kasama mong tatanda. And malalaman mo pagka yung babae o kay lalaki na yan yung para sa iyo pagka nakikita mo yung sarili mo na tatanda ka sa kasama siya. Kumbaga pag tinitingnan diba mo sa kongbong, parang nakikita mo saan kasama yung anak nyo, nakikita mo kasama niya yung family mo at family niya na magkasama, diba? Ayun naman talaga yung importante kung nakikita mo yung future with her. I think may mga conversations din naman kami ni Bay na future yung pinag-uusapan namin. Lalo na sa kids kasi ako mahilig ako sa bata, sa mga pamangkin ko. Alam mo yun, mahilig ako mag-alaga ng babies. Kasi nga, kumbaga, ako, kung tatanungin, gusto ko na rin talaga magkaroon ng anak. Pero dadating din tayo doon. Siguro, hindi si Bea ba ngayon, gusto rin magkaanak? Gusto rin niya magkaanak, yeah. Kasi, lalo na si Bea, kung paano ako sa pamangkin ko, ganun din sa kaaliw na aliw sa pamangkin niya. So pareho kayong mahilig sa bata? Mm.
Ayon. Oo. Eh, tama na nga. Tama naman yan. Sabi ni Leia Garnodo, yay, road to kasalan na, sabi niya. Sabi naman ni Ami, ang pogi-pogi ni Mr. Dominic Roque. Oo. Ayun, kay Hi KJ Love, kanina nakita ko. Ayan. Ayun, tapos si Aris Lolet, hi, Bea Idol, sana forever na kay ni Dom. O, ang dami nagko-comment na, na sana, ano na, na talagang kayong dalawa. Ako naman palagay ko, ano na eh, yung doon na patungo yun. At si Bea rin naman, I believe, naghahanap din siya ng ano eh, nung kanyang... Seryoso. Yung special someone na kung kanino rin siya, you know, tatanda, di ba? You always, we always want someone to, ano, to go home to. Kaya, yes, oo. Kaya, and si Mami Shields, oh, Jelly, si Pin, ang gwapo ni Superman. So, siyempre, lahat ng couple, nag-aaway rin yan. Ano ang madalas niyong pag-awayan? Siguro nag-aaway kami pag hindi kami nakikita. Sino ang nagagalit pag hindi kayo nakikita? Siya ba o ikaw? Parang parehas kami. Kasi minsan, kunyari last year, may mga times na sobrang busy niya. Tapos may times din na magiging busy ako. So may time talaga na hindi nagtatagpo yung schedule namin. Lalo na last year, pokpok siya sa trabaho niya. And then... may mga times sa paglibre siya, hindi naman ako libre. So pag hindi kami nagkikita, talagang nagkakainitan kami ng ulo. Pero sa mga ganung bagay lang naman, wala naman yung talagang away na grabe. Tama na, 1 year na kayong together. 2 taon na itong pandemya na tumama sa atin. So ibig ba sabihin nun, eh pero magkakilala na kayo even before itong COVID pandemic, tama, di ba? Yes. So, can you say na no na mas naging close kayo dahil dito nung nangyari sa pandemic? Oo. Naman kasi marami nung nagkaroon ng pandemic. Ah, syempre nung 2019, yun yung time na magkasama kami sa Japan nung November, doon kami nagkaroon ng sabihin nating spark together kasi nung parang na... nasa Japan rin yata ako noon ah. Nasa Japan yes, din ba ako? Yes, nasa Japan kayo na nila ano oh. Nila ang tawag dito ni Ralph tapos yung iba sila Jota nandun kayo. Hindi ko lang kayo nakita. 'Di ba? Oh. Magka-message tayo. Kasi, so doon pa ako kasi naalala ko mini-message kita at na alam ko at that time eh ayaw mo makipagkita sa amin dahil busy-busy ka. Ngayon alam ko na kung bakit ka busy. Si Bea hindi pala naman. Pinakakaabala mo ron. Gusto ko kayong kitain nung time na yun. Kaso, syempre nahihiya ako kay Bea kasi nung time na yun, parang magkasama kami that time. Na, hindi ko pa, antag dito, bago lang kami magkasama. Tapos, baka iwan ko agad sila. E, dalawa lang silang magkasama dun ni Ate Nina, yung kaibigan namin. Tapos, nung nag-message ka, sabi ko, shit, di ko mapupuntahan sila. Tapos, na-message ko rin si, ayun, si Ralph nun, nandoon. So, sabi ko, makikita ko to sa Manila. Huwag muna. Yun ba yung unang beses yung nagkasama out of the country? Yes. Actually, yun din yung first time namin ng out of the country. Tsaka, dun ko, siyempre, dun mo aalamin kung ano ba tong pagsasama namin dito. Siyempre, tatlo kami pumunta ng Japan. Pero nung time na yun, dun ko tinitignan na may papupuntahan ba tong ano namin, tong pagsasama namin dito. So, yung ibang mga details about this Japan trip. Malalaman nila sa weekend kasi ginest ako ni Bea sa vlog niya. Itong weekend. So, yung ibang Japan details ng pagsasama namin nandun sa vlog niya. So, masarap ba siyang kasama out of the country o mahirap? Ano ba siya? Picky ba siya kung saan kakain? Kailangan ba magandang restaurant mo siya dadalhin? O pwede bang sa turo-turo siya dadalhin? Tapos, paano pa ka sa hotel? Ano ba? Kailangan ba 5-star na hotel o okay siya kahit na yung kung ano lang? What you, yung ordinaryo, yung to the fort? Si Bea naman, flexible naman siya kung saan kakain eh. So, pero, ang akin,
kunyari, nung nagpunta kami ng US, pag saan yung pinapipili ko kung saan niya gusto kumain. Tapos, pag nasa restaurant na kami, hindi na rin ako pumipili ng pagkain sa menu. Kundi, sinasabi ko na lang sa kanya, kung ano yung gusto mong kainin, orderin mo. Kakainin ko kung ano yung nasa table. Parang ganon. Kasi, minsan, kunwari, nag-order kami ng food. So, mag-order siya ng food, tapos papapiliin niya ako, han, anong gusto mong kainin. Pag pinili ko kunwari yung steak, sasabihin niya, han, parang mas masarap yung fish. So, sasabihin ko sa kanya, edi yung fish na lang orderin natin, wag na yung steak. Okay lang naman kasi sa akin. Kasi sa, anong nangyayari, kunwari first time niya dun sa isang restaurant, gusto niyang tikman lahat. Ang akin, sayang kung mag-order pa ako. Ang daming matitira. Ay, ayoko nung may natitira eh. So sabihin ko sa kanya, so, inuubos mo lahat. Kasi, parang ganun na nga, kasi nag-US kami, sobrang tumaba ako pag-uwi. Pero ang ano lang doon, Mr. Bong, kasi pag nag-order ako, tapos may sasabihin niya, han, parang meron siya lagi sabihin na, han, parang mas masarap to. So sasabihin ko sa kanya palagi, han, piliin mo na lang kung ano yung gusto mong orderin, kakainin na lang natin, hindi na ako mag-order. Para hindi sayang yung food ka ako. Ano ba ang favorite food ni Bea? Mahilig siya sa Japanese food. Ayun yung ano namin palagi. Pag nag-date kami, gusto namin kumakain ng Japanese food. Actually, nagsimula kami sa Japan. Dami namin kinain din sa Japan na, ayun nga, yung mga sushi, sashimi, mga ganun. So I think yung favorite namin together, or alone din niya, is Japanese food. Natanong mo din kanina, Mr. Bong. Ako din, Japanese food din mahilig ko. Japanese food din ako. Mahilig ako sa Japanese food. So magkasundo kayo doon. So ibig sabihin lang, kahit madaming orderin, iba-iba po tayo, okay lang kasi kakainin mo rin yun. Kakainin ko din naman yung tira niya. Tapos natanong mo kanina kung maano ba siya sa hotel, sa mga ano. Actually, nakakatawa nga eh. Nung nasa Japan, nagpunta kami ng Japan noong 2019, may sarili silang hotel ni Nina, may sarili na akong hotel. Di ba sa Japan, hindi naman ganun kalalaki yung mga kwarto. So nung nasa Manila na kami, parang sabi niya, han, excited ako bumalik ng Japan. Siguro itong year na to, or last year, 2021. Excited siya bumalik ng hotel kasi pag nag-hotel kami, isang room na lang kami, tapos di ba yung mga room doon, maliliit lang. So nagsasabi sa akin, han, ang size siguro nung liit lang nung kwarto natin tapos magkasama tayo doon. So hindi man siya pihigan sa kwarto kung 5-star ba o hindi. Basta malinis at komportable yung kama, okay na siya. Okay noon pala. Ayun yung maganda eh, yung hindi picky, kung saan ka masaya, masaya rin siya. Yun yung ano eh, yun naman yung mga bagay na importante. Pag nag-bonding, yes. Oo. So ngayon, so nag-Japan na kayo, nag-US na kayo. Ano pa mga bansa ang napuntahan nyo together? Actually, yung first official trip namin together, yung US, na actually yung tagal namin magsama, parang 26, 28 days. So, doon kami mas nagkakilanlan. Kahit na matagal na kami magkasama, pero nung trip namin last year, mas nakilala ko siya. As Bea, kung papaano siya. Ganun din siya sa akin. And then, syempre, pag-uwi namin ng Pilipinas, meron pa ulit na 10 days na quarantine together. Tapos magkasama lang sa isang hotel. Talagang magkakasubukan kayong dalawa. Okay. So, yung 28 days nyo together in the States, ano na-discover mo na bago sa kanya? Si Bea kasi ano eh medyo matagal siyang mag-BS. So ako kasi kunyari may kikitain kaming kaibigan na nasa taga US din. Ayoko kasing nalilate. Ayoko nung kunyari may usapan kami nung kaibigan namin ng 7 p.m. Gusto ko nandun na kami ng mga quarter to 7. Eh si Bea minsan kahit nasabihin ko sa kanya, han, mag-ayos ka na, han, mag-ayos ka na. Tapos lagi siyang nalilate pa rin. So, ayun yung mga times na nainis ako sa kanya sa US. Kasi, han, ayoko nga nalilate tayo. Nakakahiya din sa mga bigitain natin. Kung kaming dalawa lang, okay lang. No. Matagal siya dahil matagal ba siya maligo o dahil matagal siya mag-makeup o matagal siya mag-bihis?
Bakit yung tumatagal? All of the above. All of the above. Maligo, matagal mag-BS, matagal mag-makeup. Okay. Ayun. So, ano ang pinaka-memorable na para sa inyong dalawa? Yung memorable day or memorable na ginawa nyo? Sa US trip or no. Dito yung sa inyong ano, pagsasama. Memorable ba dito? Yung something na lagi mong you go back to, tapos doon, yun yung ano. Yung sa akin, ang memorable kasi sa akin yung Japan talaga eh. Kasi doon ko nakita, tapos doon ko siya tinitignan, parang sa akin nandun yung kaba nung time na yon. May Seth De Alonso, kasama ko. May papupuntahan ba to? Alam mo yun, yung parang hindi, basta, ayun eh. Para sa akin yung Japan trip namin 2019. Kailan mo nalaman na may gusto rin siya sa'yo? O kaya may pag-asa ka? May pag-asa ako. Nung Japan trip namin, siyempre, pag magkasama kami, pag tinitignan ko rin sa kung paano niya rin ako tignan. Tapos, ginagawa ko, every time na magkasama kami, tapos maghihiwalay na kami ng papupuntahan, kasi ganyan, tapos na yung araw, tatawagan ako agad yung best friend ko. Tapos tatangin ko siya, sabi ko, tinitignan niya ako sa labi eh. Pag magkausap kami, hindi ko alam kung gusto niya akong halikan o hindi. So, ano kaya yun? So, alam mo yung ganun? So, sa akin, yung pinaka-memorable talaga is yung Japan. Kasi doon ako yung nalaman ko din na hanggang pag-uwi ko, iniisip ko na gusto kaya niya ako? Parang may pag-asa kaya akong sagutin ito o manligaw ako sa kanya. So, nalaman ko din naman yun nung pag-uwi namin. Magka-message kami, magkausap kami sa phone, tapos nagkakamustahan. Tapos that time, di ba, nung 2019, nagpunta tayo ng US. Nakakausap ko pa rin siya sa phone. Nakikita mo naman din na kausap ko siya. Tapos nung nanakawan ako sa San Francisco, nakita ako nag-aalala siya na anong nangyari. So, talking about yung San Francisco, parang naaalala ko yan ah. Oo. Nung nanakawan ka, yung binasag yung bintana na sa sasakyan natin. Ayun, isa yun sa mga memorable na kasama kita. Hindi ko makakalimutan yun kasi ang pinaka-importante sa bag ko na yun is yung pictures. Pictures nung nagpunta kami ng Japan ni Bea, tsaka pictures nung mga ibang abroad. Tsaka nung nagpunta rin tayo ng US nga, nandun yun. So hindi ko na-back up, kaya masakit sa akin yun. Alam mo, naaalala ko yun eh, na worried na worried ko eh. Dahil nung nawala yung laptop mo, nawala yung relos mo. Nawala yung relos, apat na lente, cash. Buti nga, wala dun yung passport ko. Nasa, pero worried ka dahil dun sa mga pictures na naalala ko eh. Kasi, na baka hindi pictures, mo na kasi, save sa cloud at baka bawala. Alam ko dun ka talaga worried at that time. Kasi ang hindi mo na siya mababalikan, Mr. Bong eh. Katulad na kunyari nung ayun nga, nag-Japan kami ni Bea. Nung nag-Japan kami dahil mahilig akong kumuha ng photos, sobrang dami kong kinuhang photos sa kanya. Actually, nung magkasama kami yung third day namin sa Japan, pinictorial ko siya sa loob ng Don Quixote, pinictorial ko siya sa loob ng library. Alam mo yun, sa sobrang dami kong kuha, doon ako nang hinaya kasi hindi mo siya mababalikan eh. Lalo na yung mga pinuntahan mong abroad din nung 2019, hindi ko na-save sa hard drive ko. Kaya yun yung buong trip na yon hanggang pag-uwi. Siguro, hanggang ngayon nga, iniisip ko pa rin yun. Sayang yung mga pictures, sayang yung mga memories. Nasa utak ko na lang lahat. Pareho kay ni Sheila. Yung wife ko rin, talagang mahilig kumuha ng pictures. Mahilig kumuha ng pictures. Nangungulekta siya ng pictures dahil nga, those are happy memories. Na, di ba, pagka
Pagka siyempre lumipas na, the only thing that na tumutulong sa iyo maalala, maalala. Kita mo yung pictures, di ba? Biglang yes, kaya nag-iipon ka na ganun. So okay. So nung Japan trip mo, yo, that was the time na siguro naisip mo, uy, may pag-asa ako dito. Pero kailan mo siya niligawan? Actually, wala namang talagang date or ano, talagang parang dating namin yung pagsasama lang namin. Kaya nga after more than a year bago kami nagkaroon ng official eh. Basta masabing official kami nung last year lang. Pero yung linigawan sa, I think nung hanggang nagsimula kaming lumabas nung Japan, dire-diretso, hindi naman nawala yung communication namin together. Tapos wala rin namang walang parang hindi ko naman siya officially linigawan eh. Kumbaga paano hindi mo officially niligawan? Ano, basta nagde-date lang kayo. Nagde-date kami, magkasama lang kami, lumalabas. Pakiramdaman. Then the next thing you know, kayo dalawa na. Ganun ba yun? Oo, naging komportable kami together. So, tas wala, hindi ko naman sinabi na, hindi ko rin naman sa tinanong na, nung time na yun, nung after a year na, tayo na ba? Parang ganun. Oo. Pero, so, nangyari sabi ko kunyari, nangyari na lang. Oo, nangyari na lang. Na. Bong. Okay, so ano yung kinukonsider nyo anniversary nyo? Kung wala naman proposal na nangyari. At ano na lang eh, yung parang na-develop na lang yung relationship, tapos naging kayong dalawa yes. na. So, kailan nyo sineselebrate yung anniversary nyo? Yung, ayun na, yung officially 28, January 28, 2021. Pero, sa akin, parang yung tumatak na lang na feeling ko parang siguro may pag-asa or baka magkaroon ng something kami together. Hindi, ayoko sabihin yung date. Special sa akin yun. Secret pala yung date, date na yun, ha? Secret, ha? Oo, special date. Oo. Bakit special sa'yo? Dahil ba iniisip mo yun yung date, iba yung iniisip ni Bea, o baka malaman ng iba? Si Bea kasi may sarili din sa na date na feeling magkaiba na. Magkaiba kayo. Magkaiba kami. Kasi hindi niya alam na yun yung date ko eh. Tapos nalaman na lang niya na, han, ito yung date ko for you. Ito yung date natin. Ito yung anniversary natin sa akin. Tapos tinanong ko sa, iba rin yung kanya. So parang tatlo yung anniversary namin sa isang taon. So, ano yung pinagkasunduan yung date? Nagkasundo ba kayo? Secret. O kanya-kanya kayo? Siyempre, kanya-kanya kami. Magbibigay ka ng regalo eh, di ba? I think sarili-sarili kami ng date. May date siya, may date ako. Tapos isang official. Doon kami nagkakasundo sa one day doon na yun. Noong January 28. Mm-hmm. So yun yung official date, January 28. Yes. Bakit naging official date yung January 28? Since magkaiba yung iniisip nyo, bakit kayo nagkasundo sa January 28? Ano yun eh, nasa condo kami, condo ko. Tapos, nagdala ako ng flowers. Bumili ako ng flowers sa Dangwa. And then, di ko matandaan kung paano yung naging official eh. Pero, plinano ko na para matapos yung iniisip ng ibang tao na kung kayo ba o hindi. Or kung ano ba talagang official date natin. In yung wait. Oh, yun nga. Nung January 28, hindi ko alam na magiging official namin yon. Pero that time, bumili ako ng flowers. Tapos nagkaroon kami ng isang parang usapan together. Tapos parang, hindi mo pa nga ako tinatanong. Parang ganun. Hindi ko pa tinatanong sa kanya na kung kami ba o hindi. Kung kayo na ba. Tapos, oo, parang ganun. So, nung tinanong sa, ano ba, tayo na ba? Okay, edi ito na. Ano sagot niya sa'yo? Parang ganun. Ano sagot niya sa'yo? Umagrisa. Kaya naging iyon yung official namin, 28. January 28. Sino mas siloso, ikaw o si Bea?
I think parehas kaming seloso. Ako seloso ako sa trabaho niya. Pero okay lang naman yun. Kasi siya, marami siyang work din. Blessed siya, di ba? To have work na ganun. Siguro yun nga lang. Kasi yung time namin last year, nagkakaroon kami ng tampuhan. Tanong mga kanina, parang nag-aaway ba kayo? Siguro naging ganun ako na naging seloso ako sa work niya. Dahil may times na hindi nagkakatugma yung araw namin or yung mga free days namin. Okay. Pag nag-away kayo, sino yung nauunang mag-sorry? I think ako. Para matapos na, ako na magsasorry. Kahit na palagay mo, hindi mo kasatanan. Yata, oo. I think yun din yung pinayo mo sa akin, Kongbong. Kasi may mga pero, times ako nung 2020, tsaka 2021 ata. Tinatanong din kita eh, pag may problema ako, ano bang dapat gawin, ano bang dapat sabihin. So, I think ako yung mas laging, I think ako yung nagsorry. Okay, pero pagka nagsorry ka ba, na-accept naman niya kaagad o pinahihirapan ka niya muna? Hindi man niya ako pinahihirapan. Oo. Kasi ako na yung lumapit. Si Sheila ganun din eh. Pag nag-aaway kami, ang gusto lang niya magsosorry ka tapos noon, ano na, okay na sa kanya. Pero, syempre, minsan mahirap mag-sorry pagka sa tingin mo, wala ka namang kasalanan. Pero, ayun na nga. Ayun na nga ang problema. Pero I think, marami naman talaga sa mga lalaki, lalo na yung mga mababait, nauuna talagang mag-sorry kahit walang kasalanan. Oo, oh, tama yun. Kaya ako, sorry na lang ako, sorry. Oh. Para ano na, happy wife, happy life. Nama, happy wife, happy. Happy girlfriend, may, happy, ano. Tinatanong ni Sarah, magaling na ba magluto si Bea? Magaling siya magluto pag nasa mood siya. Kasi minsan, hindi, nung pandemic, may mga times na lagi siya nagluluto. Pandemic nung 2020, mahilig siya magluto. Pero nung naging busy siya with work nung 2021, medyo nabawasan. Pero masarap siya magluto. May, masarap din yung kaldereta niya. Kakaiba rin yung kaldereta ni Bay. Pag may request ako na food, ginagawa din niya. Salpikaw, masarap din siya magluto ng salpikaw. Ikaw ba nagluluto ka rin? Parang hindi naman. Pero ano ako, para akong assistant chef o sous chef. Kasi simula nung yung tita ko, si Beth Tamayo, pag nagluluto siya, lagi ako yung nasa gilid. Ako yung taga-chop-chop ng ano, taga-ihaw. So nung umalis yung tita ko, lagi kong kasama si Tita Juday. Ganun din ako. Kung si Tita Juday mahilig magluto, lagi ako nasa tabi niya. Nak, hiwain mo to. Nak, balatan mo to. Nak, ihaw mo to. So, nahilig ako ng ganun. Pero yung luto on my own, hindi ako natuto siguro. Pero kung may instructions, I think kaya ko. Kasi lalo-lalo na yung mommy ko, sobrang galing magluto. Napakasarap magluto talaga. Kaya, mahilig din talaga kumain. Eh si Bay, mahilig din kumain. Kaya kailangan namin mag-workout palagi. Now, ikaw, nahilig ka sa motorsport. Alam ko, nahilig ka sa motor, nahilig ka sa kumarera ng auto. Ano yung nagdala sa iyo sa pagkahilig dito? Bata ka pa ba? Mahilig ka na talaga makarera o na-develop na lang to in time? Ako kasi simula nung bata ako, mahilig na ako magmotor. Kasi dahil sa daddy ko, si papa, sobrang hilig sa motorcycle. So nung time na yon, nung high school ako, first year high school, may scooter kami sa bahay sa Cavite. So, ginagamit namin yun pag madaling araw o gabi. Nag-stroll kami sa probinsya. Sa Cavite, nag-ikot-ikot kami kasama yung mga kaibigan namin. Hanggang sa papalaki ng papalaki yung motor na ginagamit ko. Tapos, nung kumikita na ako, may pambili na ako ng motor. Nung 2014, bumili ako ng sarili ko.
Tapos yun, nahilig na ulit akong, actually, bago ako bumili ng motor noong 2014, parang nakita ko si, ano, si Dong, kaibigan natin, si Ding Dong. May picture sa Facebook ng naka-racing suit ng Ducati, tapos nakaupo siya sa motor niya, hawak na yung helmet niya. Tapos, hindi ko pa kaibigan si Ding Dong nito, wala pa rin ako sa Euro Monkeys that time. Sabi ko, parang gusto kong maging ganun. Parang ang astig nung ginagawa niya, astig nung itsura niya. Sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng ganun. True enough, nung 2014, nagkaroon ako ng pera ko dun sa kinikita ko sa showbiz. Sabi ko, bibili ako ng motor. Bumili ako ng suit, bumili ako ng motor. Tapos na-aksidente ako. So, nung time na yun, dun ko nakilala si Emil, yung president natin sa Euro Monkeys, which is, tinuruan niya ako, tsaka si Rainiel, tinuruan nila ako ng safety sa pagmomotor. At malaking importansya yun pag nagmomotor kayong. Alamin mo kung ano yung road safety para hindi ka maka-aksidente ng ibang tao at hindi mo masaktan din yung sarili mo or maagapan mo yung pwedeng mangyari. So doon na nagsimula, nagtuloy-tuloy. Kumarera ako ng motor noong 2015. Nag-sponsor din ng Clean Fuel sa akin that time. Di ba, Mr. Bong, pinuntahan kita sa office mo sa Quezon City. And then, after ko magkarera ng 2015, nakita ko yung sobrang delikado pala niya. Lalo na't nang sa showbiz ako, hindi ko pwedeng sabihin na na-aksidente ako sa motor at nagtitaping ako ng nakakast yung pag nabalian ako ng buto sa aksidente. So, kumarera lang ako ng 1 year. Sobrang na-enjoy ko yung pagkakarera actually. Pero mas natakot ako mawalan ng trabaho sa showbiz. Baka sabihin nila, ah sige, magmotor ka nila, huwag ka na mag-artista. Kasi magiging laking ano ka. Si Bea ba pangilang girlfriend mo? I think pang 5 ko siyang girlfriend. Pang 5. So 5th girlfriend mo si Bea. And gaano katagal ang longest relationship mo? 6.5 years. Okay. Wow! Tagal na, 6.5 years. Now, so meron ka ng 5 naging girlfriend. Tanong ko nga, na-busted ka na ba? O lahat ng niligaw mo? Oo naman. Na-busted din ako. Mm-hmm. Okay. Kasi may nagtatanong dito sa constituent ko, ano raw ang pwede mong ipayo sa mga nababusted? Ano sa mga nababusted? Okay lang mabusted. Para at least, hindi ka na kaagad mag-iisip pa. Kasi marami din namang mga babaeng, mas magandang mabusted ka na kaagad. O para malaman na kaagad yung totoo. Kesa naman yung naniligaw ka, tapos pinapasa ka lang pala. Di ba? Oo. So, mas magandang upfront, mag-thank you siya dun pag binusted siya. At least hindi siya nag-effort para magbigay pa ng time kung siguro alam naman ng babae na hindi siya magugustuhan or something. Pero okay lang yun. Okay lang mabusted kasi mas magandang maging totoo ka sa sarili mo. Na eto ka, na hindi ka nagtatago, hindi ka nagpapanggap na kung sino ka man. Baka minsan kasi nagpapanggap kang mayaman ka, nagpapanggap kang ganito ka, pero hindi naman pala. Tapos pag nalaman ng babae, mawawala ng gana sa'yo kasi hindi ka naman pala yung totoong taong yun. Parang ganun. So mabilis ka bang mag-move on pag na-busted ka? Mabilis ka maka-move on o medyo para ka bang ako na naglalasing ka muna para pampalipas? May mga times na naglalasing din ako na pero most of the time pag nagaano ako nag nabubroken hearted pag yung dun sa mga siguro sa mga ex-girlfriends ko, yung iba doon talagang, doon ako nakakaramdam siguro ng pagiging broken-hearted, doon kaya time na nalolost ka sa buhay, pero thankful din naman ako sa mga kaibigan kong sumuporta sa akin na nakakasama ko. So, ito ha, dahil magtatapos na ating isang oras, ang Valentine's Day ba talagang religiously sineselebrate mo pag meron kang partner? O is it really a special day o minsan parang ordinaryong araw lang? Pinaghahandaan ba ito?
Para sa akin, pinaghahandaan. Kasi, ano yun eh, kumbaga, celebration ng, ang tag dito, ng relationship nyo together, pag-ibig. Pero syempre, ang akin, sineselebrate mo sa also, not just with your girlfriend, but also with your family. Dahil sa mom ko, sa dad ko, bibigyan mo din sila ng mga bulaklak. Tapos yung mga tita ko, ayun, sa Little Juday, binabati ko din yun ng Valentine's Day, nagbibigay din ako ng mga flowers sa kanila. Ako kasi, as a person, Mr. Bong, mahilig ako sa bulaklak. Di yan ano ng isang lalaki na mahilig sa bulaklak, pero nahilig kasi ako sa flowers dahil sa tita ko, kay Beth, tsaka kay Tadjuday, tas lola ko, mahilig magpunta ng Dangwa. So, natuto rin akong pumunta ng Dangwa at mamili ng mga bulaklak doon. So, pagka nagbibigay ka ng bulaklak, ko. Pag nagbibigay ka ng bulaklak kay Bea, anong klaseng bulaklak ang binibigay mo? Ang mga hilig niya naman talaga is yung mga red roses, mga Ecuadorian roses, yung malalaki. Hindi yung hilig kong binibigay sa kanya kasi ang gandang tignan, maganda sa bahay niya. At pero yung isa sa mga paborito kong ibigay sa kanya, yung mga peonies. Yung peonies kasi maliit sa tignan, pero pag yung bumuka na siya, ang gandang tignan. Tapos nakikita ko, gustong-gusto ni Bea. Kaso bihira yung peonies na maganda sa Pilipinas na dumadating eh. So yun, peonies, tulips, yun yung mga naibibigay ko sa kanya. Ako rin, madalas ako bumili ng bulaklak eh. Pero bulaklak ng patay. Kasi yung constituents ko, baka namamatay mo. Namimigay. Madala ko ng bulaklak. Mga iniikutan mo sa gabi. Oo, so ngayon, puro bulaklak ang sapat ng patay ang nabibili ko. May nagtatanong dito, tinatanong ni Klang, nasan daw si Bea? Si Bea nandun sa, nandito, nandyan sa, nandun sa ibang kaibigan ko. Na umiinom ata, kumakain. What, night out nyo ba ngayon ni Bea ito? Hindi, may kausap akong client na isa, tapos sinama ko din siya. Kasi yung iba dito kaibigan namin, so nag-pitch kami ng isang project. Tapos sinama ko na rin siya kasi may celebration. Kaya ginawa ng isa, dinner meeting na lang. Okay. O, di bali na, napahaba na ito. Ayoko na kitang storm mo. Okay lang. Yung 30 minutes okay natin, nagkikitang oras na. One hour. Pero Dom, okay thank you very much. Ha? Thank you very welcome, much. Welcome, Mr. Bong. Thank you din. At syempre, yung mga constituents ko. Baka pwede mo batiin yung mga constituents ko sa 4th District. Ayun. Maraming salamat din, Mr. Bong, at naimbitahan mo ako dito mag-live sa'yo together sa Facebook page mo. At hindi ito ang huli. At maraming pang beses tayo magkakasama. At lagi naman talaga tayo magkasama sa mga, events natin sa Euromonkeys, sa family mo. And maraming salamat sa mga sumubaybay dito sa live ni Kong Bong. At ayun. Maraming salamat, Kong Bong, Mr. Bong. Okay, Dom. Thank you very much. At saka regards kay Bea. Sa inyo yes. Dalawa. Thank you very much. Okay. Thank you, Mr. Bong. Paalam thank you. Thank you for your time, Dom. Salamat sa mga nakilive. Thank you.